Hello guys! Ngayon, pag-aaralan natin kung paano nagra-run ba ang isang Angular applications. So, meron akong ginawang project dito sa Angular. Ang pangalan ay itong my-app. So, pag in-open natin ito, meron itong folder na source folder. So, open nyo lang yung source folder na yan. At sa loob niya, merong app folder. Sa loob ng app folder na yan, andito yung mga components natin, no? Tsaka yung modules. Itong app.modules. Okay? Pero bago yan, check na natin itong index.html tsaka main.ts. So, open nyo yung index.html. So, napansin nyo guys, sa loob ng index.html, ang laman lang ng body ay ito lang, app-root. So, konti lang yung laman niya, no? So, ano ba itong app-root na yan? Nandito yan guys sa loob ng... So, ito. So, yung app-root guys, nasa loob siya nitong app.component. Yan. Ito siya. Ito yung selector. Ito yung kanyang value, app-root. Okay. So, balik tayo sa index.html. So, ito yung component natin. So, sa loob ng body, dyan natin ilalagay yung ating component. Ang pangalan ng component natin ay app-root. Okay, tandaan nyo guys, ang Angular, ginagamit siya para makapag-create tayo ng isang SPA na application or single page application. So, dahil single page, so, ito lang yung nire-render ng server. Itong index.html. Ito lang yung HTML file or ito lang yung page na nirarun talaga. At itong main.ts, ito yung pinaka-main na TypeScript or JavaScript na nirarun ng server. Kasi dito, meron ditong command na bootstrap module. So, ni-start niya itong module na to. Itong app module na yan. So, saan magaling yung app module na yan? So, dito guys, mayroong import, no? So, ini-import nyo yung app module galing sa directory na to. Sa app, tapos slash, app.module. Ito yan guys, di ba may folder tayong app dito? At meron siyang laman na app.module.ts. So, wala lang .ts to kasi hindi naman required na lagyan ng .ts sa, kapag nag-i-import kayo, no? Okay? So, tandaan nyo guys, kapag nag-run ang Angular or nag-execute siya ng isang application, well, ang unang niya hinahanap itong app module or yung module, no? So, dahil meron lang tayo ditong isang module, itong app module, ito lang yung kailangan niyang i-run. So, pag hahanapin niya kung nasaan yung app module na yan. So, hahanapin niya dito. Yes. So, itong app module guys, isa lamang tong class, no? Sa tong class. So, sa baba meron siyang export class module. Tapos itong app module na to, nilagyan siya ng decorator na ng module, no? Para malaman ng Angular na itong class na to ay isang module. So, importante to guys, tong decorator na yan. So, tawag dito decorator. Merong at sign sa unahan, no? At ng module. So, sinasabi niya lang na itong class na to ay isang module. So, para magamit nyo yan, guys, yung ng module, kailangan nyo siyang i-import galing dito sa Angular Core na package na to. Okay? Or library. So, sa loob ng ng module, meron siyang tumatanggap siya ng object. So, napansin nyo, merong curly brace dito, no? Open, close, curly brace. Sa loob nito, merong declaration, imports, providers, at bootstrap. So, sa declarations, guys, dito nyo ilalagay yung lahat ng component natin. So, right now, meron lang tayong isang component, no? So, ang laman niya lang ay app component. At sa imports, dito natin ilalagay lahat ng mga module. So, right now, meron lang tayong dalawang
module by default tong browser module at app routing module. So ini-import din siya, guys. So ayan, ito sila nasa itaas. At next, itong provider. So pag-usapan natin ito sa mga next tutorial. At last, itong bootstrap. So meaning nito, guys, ito yung mga component na kailangan niyang i-start, itong app component na yan. At yung app component na yan, galing yan dito, guys, sa appcomponent.ts. Yan. So isa rin siyang class. At meron siyang decorator na add component. So para malaman ng Angular na itong class na to ay isang component. Okay, pag-usapan natin itong laman ng app component sa next video ko about component. So try natin i-start itong application na to. Try natin i-run. So type nyo lang ng serve. Yan. Tapos enter. At pwede rin, guys, na maglagay kayo ng -o. Yan. Para mag-open siya agad ng browser. No? So lagyan natin ng -o. At antayin lang natin tong mag-run. At mag-open siya ng browser. Okay, guys. So nag-build na at nag-run na tong ating application. So pag nakita nyo tong Angular Live Development Server listening on localhost 4200, yan, sabihin okay na to. So okay, open natin yung ating browser. So bali automatic siya nag-load ng browser, guys, no? Ito yung kanyang URL, localhost:4200. At ito yung naman ng ating index.html, yan, my app components. So nagtataka kayo, no, bakit ito yung naman ng index.html? Eh, pag chinek natin yung index.html, ang laman niya ay app-root. So, inspect natin. O, i-view natin yung source code nito. Yan. So, napansin nyo. Ito yung ating index.html. So, meron siyang head at body. Okay. Open natin yung body. Yan. So ito yung app-root, no. So same lang. Merong app-root dito. Pero may nadagdag, guys, no, ng mga script, mga JS file, mga JS file or bundles. Yan. So automatic, guys, kapag nag-run yung ating application, ini-inject ito ng itong mga script na to, ini-inject ng Angular sa ating index.html. Okay? So importante itong mga JS file na to, guys, para mag-run yung ating buong Angular application. So bali ganyan, guys, mag-execute or mag-run ng application si Angular. Bali nilo-load niya tong or nirarun niya tong main.ts at tong index.html na yan.